Hello guys, so meron pala akong ituturo sa inyo na kanta. Ito ay yung Alleluia na kinakanta tuwing Easter. Diba pagka yung commentator, pagka sinabi niyang please all stand to honor the gospel. Normally kinakanta natin yung Alleluia, tapos magbabasa yung commentator, tapos kakanta ulit ng Alleluia. So pwede natin dito i-apply yung mabagal muna sa umpisa, sa una, tapos yung pagkatapos ng reading, tapos kakanta ulit ng Alleluia, pwede na yung mabilis. So ituturo ko sa inyo yung una, yung mabagal, tapos susunod yung mabilis. Pwede rin yung halimbawa, gawin nyo rin pareho yung intro. Tapos, Alleluia. So doon sa intro, bali ang ginawa ko doon ay open string yung D string or yung fourth string, tapos tinitipa ko yung first string dito sa fifth fret. Tapos yung first string dito sa seventh fret. Tapos 9, pupunta siya ng 9, so sabay sila yung open string na 4th string sa 1st string. Tapos dito, nilagay ko lang ganyan dalawang strings ang kinakalabit ko. Pero normally yan ay E or E7. So tapos A. Ang ginagawa ko dito sa A or A na yan, pero dito ko kinukuha kasi mas maganda dahil higher strings lahat yung ginamit natin sa introduction and dun sa fingerstyle. So tapos sabay yung bass ng A, yung 6th string dito sa 5th fret, sabay sila sa first string dito sa fifth fret din. Tapos suspended, A suspended, sabay yung sixth string dito sa third string sa may seventh fret. Tapos A, so sabay yan yung bass tsaka yung third string. So tapos A, parang, pero sabay yung parang ganyan, pero nakatipa ka. Tapos yung naka chord ka ng A, tapos kakalabitin mo ngayon yung 6th string at saka 1st string sabay. Tapos itong maliit na daliri, titipahin niya yung 7th fret to 9. Tapos A ulit. So isa pa. Tapos pupunta siya ng B,
Barnaby. Dito siya. So from B, normally D yan, pero D slash B, kinuha ko na lang dito dahil dito tayo maglalaro eh. Pinagsasabay ko yung strings ng bass sa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fret, bar yan eh. Yung first string at saka yung sixth string. Tapos, yung first string dito sa 9, parang ganito siya. Tapos open. Tapos yung second string dito sa 10 fret. Tapos open yung second string. Tapos ang kinakalabit ko yung susunod, yung E, yung pangalan nito, fifth string sa may 7th fret, sabay sila ng third string sa may 9th fret. Okay, ulitin natin. Dito, Alleluia. So nakita nyo, Alleluia. So nag-finger style siya. Tapos lilipat tayo dito, Alleluia. So Alleluia, ang susunod dyan yung parang intro na Alleluia. So yung open na D, tapos yung first string sa 5th fret, tapos 7th fret, tapos 9th fret, tapos 7th fret yung first string, tapos nasa E na bass, tapos A, tapos suspended, tapos A. Okay, isang buo na intro. Plinaking natin, di pareho lang yung intro. So yung intro pareho lang. So dito na tayo ngayon sa verse o kaya sa chorus. So Alleluia. So A, ang ginagawa ko, nag-start ako sa bass ng A sa 5th string. Alleluia. Dire-direcho. So 5, 4, 3, tapos pababa. Pero dahan-dahan lang, huwag bibiglain. Smooth lang yung dating. Alleluia. Tapos B minor. Alleluia. So dito. Alleluia. A, tapos B minor. Alleluia. So nag-end kayo dito sa Alleluia. Nag-end kayo sa second string. So isa pa. Alleluia. Alleluia. So sa E, ganun siya. Tapos D, Alleluia. Tinan nyo, Alleluia. Isang buo. Alleluia. 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 Tapos pagkatapos nito, pwede nyo nang isunod yung medyo mabilis na Alleluia.
Napaka basic at saka napakadali lang po natugtugin ito. So bagay na bagay sa mga beginners kasi puro lang siya is strumming. So yung intro parang ganito siya. So yung guitar chords na ginamit dito ay yung sa intro, bali D, tapos A, tapos E, tapos A, tapos ginilagyan niya ng suspended, A suspended, tapos A. Tapos pagkakanta na siya sa A, tapos F sharp minor 7, Lu D Luya, tapos E, tapos D Ale A Lu, tapos B minor or B7 Luya, tapos E, tapos balik ulit siya sa A Ale, tapos F sharp minor 7, tapos D, Lu, tapos E, Uya, tapos D, Ale, A, tapos E, Luya, tapos A suspended, tapos A. So, yun lang yung basic na guitar chords niya. So, napakadali. Talagang bagay na bagay sa mga beginners. So, yung stroke naman ng strumming ay parang ganito siya. Babagalan ko lang para makita niyo exactly kung paano yung strumming niya. O yung intro. Tapos pagkakanta na siya. So, pwede niyong i-rewind tapos sabayan niyo yung strumming ko kung hindi niyo masyadong makuha ng minsanan. Ano? Tapos isang mabilis.